Mapagpalang araw mga kataba. Yung tipong ayaw mo lumabas ng bahay dahil sobrang init mga kataba. Sakto naman nawala ng kuryente. At pagkawala ng kuryente, kumakatok na yung aming biyanan sa aming bahay na mag-swimming daw. Siyempre naman inisip-isip muna namin kasi inoobserbahan muna namin mga kataba. Baka biglang magkaroon ng kuryente. Kasi nga hanggat maari nga ayaw mo lumabas eh. Pero ikaw na nga yung niyaya tapos ililibre ka pa. Di ba mga kataba? O ayan o. Ang bilis ng pangyayari na naman. Nandyan na naman kami sa may LMJ. O tingnan nyo yung mga bata mga kataba. Nagsuswimming na, kumakain pa ng ice cream. Ibinili ko muna sila ng ice cream. Kasi nandyan lang yung mga nagtitinda. Marami nagtitinda dyan sa area mga kataba. At hindi naman ganun karami yung nagsuswimming kasi ordinary day lang yan. O tingnan nyo si mama taba, kumakain din ng ice cream. Tingnan nyo yung mga bata o mga kataba, nag-i-enjoy din. Kasi nga yung bukod sa walang kuryente, yung init ng panahon. Tapos sabi namin, buti na lang pala natuloy kami. Kasi nga sobrang init mga kataba, pag lusong mo pa lang, para ka na lang nare-relieve. Na sobrang, yung panahon kasi mga kataba, sobrang taas ng temperatura. Wow, temperatura. Kita nyo, nagpipicture-picture pa sila dyan. Kasi yung isang anak ko nga, hawak yung camera. Nag-enjoy yung mga bata. Kasi nga yung panahon. Tapos hindi kasi nila ina-expect na matutuloy yung swimming. Wala kaming dala dyan. Wala kaming baon mga kataba. Tubig lang. Nagdala lang ako ng dagdag na yelo. At yung malaking jug namin, nilagyan ko ng maraming tubig. Kasi importante na may tubig kahit wala kaming baon. Kasi lalo na katatapos lang ng lunch. Mga alas dos pasado lang yan mga kataba. Pero ang sabi naman, sandali ding nagka-ilaw. Pero hindi kami nagsisisi. Kasi nga, alam nyo ba, dyan sa LMJ na yan mga kataba. Masarap maligo dyan. Kasi dire-diretso yung agos ng tubig. Oh. Tignan nyo yung likod, may fish pond pa. Mapapansin nyo yung pinakatubo niya yan. Diyan ang gagaling yung tubig. Ang may sinasabi sila na parang irrigation. Ang maganda dyan mga kataba, hindi na i-stack yung tubig. Dire-diretso yan, umaapaw. Kasi may mga butas sa gilid eh. Kung ano yung nilalabas ng tubig, halos napapalitan din. Kaya malinis. Bukod pa sa malamig talaga yung tubig. O, tingnan nyo, di ba? Humahangin pa. Eh, kung nasa bahay ka, walang ganyan. Para ka na rin kasing nagre-relax niyan, mga kataba. Pansinin nyo yung area niya, yung pinanggagalingan ng tubig, yung mga nasa gilid, di ba? Umaapaw. Yan, yung pag-apaw niya kasi, yun yung mga parang sinasala na rin niya yung mga nasa pool. Kaya sabi ko nga, malinis yung tubig bukod sa presko pa. At yun namang pinaka tubo niya mga kataba, minsan kahit binabawal na bawal tumapat sa tubo. Maganda kasi pag tinapat mo yung likod mo doon sa may tubo, para ka rin namamasahe. Lagi nga kaming tumatapat yan, halinhinan kaming magiin na. Kahit yung mga ibang tao mga kataba, ganun din ang ginagawa. O, ang ganda dyan sa area na yan, ang presko. Kasi nga nagsasightseeing din yung anak ko. So, yun yung host mga kataba. Maraming mga laging pumupunta dyan, lalo na pag weekend, punong-puno yan mga kataba. Kaya nga sabi ko, swerte namin kasi nagkataon na regular day lang, hindi masyadong matao. At makakapag-swimming ka talaga ng dire-diretso bukod sa presko talaga. Minsan pa nga mga kataba, yung mga puno sa likod, punong-puno ng mangga yan. Ginagawa na nga lang ano yan eh, parang libre na yung mangga na yan, pati yung mga langka na yan. Minsan may mga malalaking langka na hinog pa, nakakakuha din. Ganyan yung ano dyan sa area na yan. Mabait kasi yung anong may-ari, kakilala na namin. Halos sabi ko nga nung mga kasagsagan ng summer, linggo-linggo mga kataba, kasi mura lang ang entrance dyan eh. Siyempre habang tumatagal naman, tumataas din naman yung presyo. Kasi alam nyo naman mga kataba, hindi naman basta-basta na puro naman nakapix yung presko. Ayan, lumulubog na yung araw pero hindi pa umaahon yung mga bata. Kasi nga nag-i-enjoy pa rin sila. Pahapon na. Halos patapos na yan mga kataba. Sinusulit talaga nila yung pagsuswimming. At pansinin nyo rin mga kataba, halos wala nang nilalabas na tubig yung tubo kasi nga pinatay na. Pero yung mga bata hindi pa rin umaahon. Hindi naman sila basta-basta nagpapa-stop mga kataba. Kasi kusa rin namang mag-i-stop yung mga naliligo. Alam naman nila yung oras. Kaya nga sabi ko, sulit yung pagkakapunta namin dyan. Kasi lalo na yung init ng panahon na wala ng kuryente. Kahit nga wala ng baon mga kataba, hindi mo mamamalayan yung oras. At hindi ka rin naman magugutom. Kasi pag umahon, ay pag pumunta ka dyan, sulit na sulit. Yung pakiramdam na sobrang init. Sabi nga nila sa Pampangan, mapapasno ka o marirelieve ka. Kaya nga minsan, babalik-balik din kami dyan pag meron kaming time. Yan yung mga ginagawa namin sa mga simpleng araw na affordable naman kasi yung pagsuswimming dyan. Kaya hindi ka rin manghihinayang.